Good day, my dear students. So today I'm going to discuss two topics, the lesson 5 and the lesson 6. So the lesson 5, the self in Western and Eastern thoughts. While the lesson 6 later on, after this lesson 5, is about the physical self, which is the body and self-esteem. So okay, first, let's talk about the lesson 5, which is the self in Western and Eastern thoughts. Okay? Different cultures and varying environment tend to create different perception of the self. And one of the most common distinction between cultures and people is the Eastern versus Western dichotomy, wherein Eastern represent Asia and Western represent Europe and North America or Northern America. So it must be understood that this distinction and the countries included was politically colored at the time that aforementioned concepts were accepted and used in the social sciences. Furthermore, it must be reiterated that while countries who are geographically closer to each other may share commonalities, there are also a lot of factors that create differences. In the Philippines alone, each region may have a similar or varying perception regarding the self. Alright, so as you can see, the Western and the Eastern dichotomy, wherein Eastern represent Asia. So we belong on the Eastern Asia. We are in the part of Southeast Asia, if I'm not mistaken, the Philippines. So Eastern and Western, such as Europe, Northern America, New Zealand, South Africa, okay, Australia, and such other country that is considered as Western. Alright? Okay, so now first we're going to look at the what we call the individualism or individualistic self and the collectivism or collective self. Okay? So, individualistic versus collective self. So, understanding individualism and collectivism could help in the understanding of the cross-cultural values of a person. Not every culture is at one end or the other of the spectrum, but the majority tend to favor one over the other in every life. So, kung makikita nyo kasi, bawat kultura may kanya-kanyang gawi, may kanya-kanyang practices. Okay? But, kumbaga, generalization lang siya. Hindi siya talagang, kumbaga, kapag ka nasa culture ka, okay, hindi ibig sabihin kung anong ginagawa ng bansa o kalimitan ng bansa na ginagawa, ay gagawin mo rin or pinapractice mo rin. So, kumbaga, majority lang ang sinasabi dito, ano? So, culture. Alright, so, dito muna tayo sa individualism or individualistic self. Alright, so, nakalagay dito, ano? Individualism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, lives, and acts toward goal is the individual. This means that we can form our own independent judgment, act on our thoughts, and disagree with others. So, kung mapapansin nyo, siyempre, pagka sinabi individualism, nakapokus siya sa individual. Ano? So, nakalagay dyan, independent judgment. So, parang ang idea, hindi mo kailangan ng opinion ng iba. No? So, more likely, ganun, ano? Kapag ka pumasok sa individualism or individualistic self, so, yung mga Western, ano? So, mama, bigyan natin ng diin na ang individualism ay mga taga-Western or mga Westerner. Okay. So, Western culture yun, ha? Yung individualism. So,
each adult individual can consider what is in his own best interest. Each can act on his own private motivation and values, and can judge other people as good people to form relationship with, or as bad people to be avoided. Alright? So, each can decide whether to cooperate with others to solve problem, or each can choose to think for himself about the conclusion that the majority of others in a group come to accepting or rejecting their conclusion as indicated by his own thoughts. So, yun nga, parang idea, unahin mo muna yung sarili, ano? So, parang hindi ka nakadepende sa iba, yung mga paggawa mo ng mga bagay-bagay sa buhay, right? So, kumbaga, he or she can act on his private motivation and values, and can judge other people as good people, okay, to form relationship with. Pero siyempre, hindi ibig sabihin na, kumbaga, ang idea or keyword kasi sa individualism ay independent, right? So, but bibigyan natin ng linaw, ano? Mas lalong linaw kung ano ba itong individualism or individualistic self. So, yan, nakalagay dyan. Example of the description would include, alright? Would include an individual identifies primarily with self, with the needs of the individual being satisfied before those of the group. Yun nga, sarili muna ang inuuna bago ang iba. So, part yun ng kultura. Halimbawa, di ba sa Amerika na ganun, ano? Kumpara dito sa Pilipinas, alright? Na parang ang dating, mas inuuna natin yung iba kaysa sa ating sarili. Okay? So, looking after and taking care of ourselves, being self-sufficient, guarantees the well-being of the group. Independence and self-reliance are greatly stressed and valued. So, kung makikita nyo nga, no, minsan kasi may mga pagkakataon, di ba, sa mga Eastern or sa collective self na sinasabi, ano, halimbawa sa atin, gusto agad magka-jowa, no, when it comes to a relationship, gusto agad magka-jowa, pero hindi pa naman self-sufficient. Kumbaga, dito sa individualism, self-sufficient muna bago jowa. Okay, bago asawa o bago girlfriend. Yan, mga ganun. So, ganun ang idea dito sa individualism. You need to be self-sufficient, self-reliance. O, nakalagay dyan ha. Self-reliance are greatly stressed and valued. Tsaka rin self-sufficient. Okay? So, sarili muna ang inuuna bago ang iba. Okay, maging self-sufficient ka muna. So, parang ganun ang idea dito sa individualism. Alright? So, next. In general, people tend to distance themselves psychologically and emotionally from each other. One may choose to join groups, but group membership is not essential to one's identity or success. So, kung makikita nyo dito, group membership, ano? So, syempre, sumasali din naman sila ng mga grupo, ano? So, pero hindi parang ang idea, hindi yun ang parang magde-define ng self mo, hindi siya talagang mahalaga, no? Parang ganon. Sabihin na natin, kasali ka sa group mo kasi kailangan, but it is not the real, kumbaga, attention to consider, but you as an individual na kailangan mong gumawa. So, parang ganon, ha? Sa sinasabi nating individualism or individualistic self na sinasabi din, eh. Alright? So, next, sinasabi dito sa individualism, so individualist characteristic are often associated with men and people in urban setting. So ito, parang merong konting correction nga, no? Dun sa aking nagdaang discussion about the self, sa last part ng the self according to sociology and anthropology. Kasi sinabi ko na kabihasnan ay urban. Alright?
So, ganun. Sinabi ko, ang kabihasnan ay rural. So, ganun. But, yun nga, kapag sinabi nga kabihasnan, culture, okay, dito sa city, sa syudad, alright? So, urban siya, no? So, ngayon, dito, individualism often associated with men and people in urban setting. So, kung makikita nyo na lang, ano, mga lalaki, in a way na pumupunta pa sila ng ibang lugar para makapagtrabaho, alright? Para may taguyod ang kanilang mga pamilya, or kanilang pamilya, naging mga ano, ng kanilang pamilya, alright? So, ganun. Kumbaga, ang idea, kaya siya sinabi ditong individualist characteristic are often associated with men, ano? So, ganun. So, pumupunta pa siya lang ibang lugar. Okay, sa iba't ibang parte ng syudad or kahit sa outside ng syudad, ano, na kanilang tinitirahan. Alright? So, and then nakalagay dito, and people in urban setting. Yun nga, syudad, urban setting. So, individualism, di ba, parang ang dating ay kapag self-sufficient ka, no? So, mag-isa ka na gumagawa sa iyong sarili. So, in a way na dito, di ba, kalimitan sa syudad dito, sa city, alright, sa urban setting, ay mga busy yung tao, ano? Okay, na malayo sila sa kanilang pamilya. So, lumuluwas pa nga or umaalis sa kanilang bahay na malayo sa kanilang tahanan. Alright, yun ang sinasabi. So, yan. Okay, so urban setting. So next, let's go to the next. So nakalagay dito, ano, the Western culture is what we would call an individualistic culture. Yun nga. Since they're focused on the person. Okay, so kumbaga, marirelate natin or masasabi naman natin talaga na yung individualistic self or individualism ay under ng Western culture. Which is, yun nga sinabi ko, Western such as America, Australia, Northern America, yan, mga ganyan, New Zealand. Okay, kumbaga, culture nila yun, ano? Na sila ay independent. Alright. So, alimbawa, kung makikita nyo, di ba, ang mga Amerikano, ano? Di ba, dito muna tayo sa Western perspective. Kumbaga, dito sa Western perspective or Western culture, does not discount the role of environment and society in the formation of the self. But the focus is always looking toward the self. Okay? Ito rin, ano? So, kung titingnan natin sa Western culture, parang dating makasarili sila, ganong ganito, you compare yourself in order to be better, pataasan, parang ganon. But it is the part of their culture, ano? You create association and bask in the glory of that group for your self-esteem, yan. Kung ano man yung grupo na kinabibilangan mo, halimbawa, yan, pinagmamayabang mo, mga ganon. You put primacy in developing yourself. Okay? So, yun nga, the creator is separate from the object he created, in which the self is distinguished and acknowledged. So, for example na lang, ano, halimbawa nga sa Amerika. Several studies show that Americans, for example, talk more about their personal attributes when describing themselves, while Asian, ano, in general, talk about their social roles or the social situation that invoke certain traits that they deem positive for themselves. So, kumbaga, ang dating, pero hindi naman din lahat, ano, kumbaga, generally speaking, mga Amerikano, parang mayayabang ang dating, ano, so, parang yung mga personal achievement ang focus noon. So, ganon, part of their culture na lang, ano, pero, syempre, cultural lang nila yon, pero hindi magsabihin, ganon na sila lahat. Alright? But, marami ganon. Okay, so let's say, yun nga, sinasabi din eh, that American would highlight their personal achievement. So, while Asian, okay, would rather keep a low profile as promoting the self can be seen as boastfulness that disrupts social relationship.
Okay. So, di ba, dito, Western culture related siya dun sa individualism na independent. So, kung makikita nyo rin, halimbawa, ano, di ba, mga Amerikano, when they reach the age of 18 years of age, they are mandated to separate from their family and to work, ano. So, ganun. So, kumbaga, kung makikita nyo, dahil part na nga ng kultura nila yon, ano, yung mga Amerikano na kapag na-reach nila yung 18 years old, so, kumbaga, aalis na sila sa kanilang pamilya, no? Okay? Para magtrabaho at maging self-sufficient. Alright? So, ganun. And then, yun nga, kagaya na sabi ko dito sa individualism and related sa Western at sa mga Amerikano, kung makikita nyo halimbawa, no, si Trump. So, parang ang dating, I am the best. So, parang mga ganun, ano? Kumbaga, personal achievement nga sinasabi, ano? So, kumbaga, focus nga sila sa individual. Focus sila sa self. So, yung mga Westerners may seem to have loose association or even loyalty to their groups. So, competition is the name of the game and they are more likely straightforward and forceful in their communication as well as decision making. Okay, so sige, next na tayo, ano? Sa collective self naman, which is the kung ang Western ay individualist, ang Eastern naman ay collective self or collectivism. Alright, so nakalagay din eh, no? Collectivism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, lives, acts towards goal is not the individual but some group. So, in different variants, this group na sinasabi may be the family, the city, the economic class, the society, the nation, the race, or the whole human species. Okay? The group exists as a super organism separate from individuals. Alright? So, yun nga, ang focus dito ay grupo. So, a group may make its own decision na yung grupong yun ay kabilang na yung ating pamilya or organization, okay, o kung ano mang grupo, ano, sa ating society, okay, or komunidad na ating grupo na kinabibilangan. So, a group may take its own decisions, act apart from the action of individuals, and has its own interests apart from those of the individual that compose it. Okay? So, under collectivism kasi, ano, sinasabi dito, individuals are analogous to ants. So, analogous to ants. So, analogous to ants pag sinasabi nating collective self. Alright? Or collectivism. In which, di ba yung mga langgam, halimbawa, ano? So, nagkakaisa sila, no? So, nagkakaisa sila in a way na, halimbawa, kapag gumagawa sila ng isang, or kapag may pagkain, ano? So, nagsasama-sama sila, no? Nagsasama-sama sila, alright? So, kumbaga, organized talaga sila, no? So, individuals are analogous to ants in the protection of their queen ant na rin, ano? So, in a way na bukod sa organize sila, masisipag sila, ano, kapag gumagawa, organize, in group, kumbaga, they are there then to protect their queen ant. So, kumbaga, hindi nila iniisip yung kanilang sarili, kundi iniisip nila yung kalipunan nila, yung grupo nila na kinabibilangan para maprotektahan nila ang kanilang queen. Okay? At saka para maging successful yung kung ano man yung kanilang, di ba, organize sila. Di ba, merong dadalhin, ano, ng mga pagkain. So, mga ganun. So, kaya nakalagay dyan, a group may make its own decision, acts apart from the action of individuals, and has its own interest apart from those
of the individual that compose it. So group members are relatively close psychologically and emotionally. Kasi nga, nasa grupo ka eh. Kumbaga, expected na related ka or relatively close psychologically and emotionally. So in a way na nakaka-relate ka sa mga kagrupo mo. Okay? Yung way of yung emotion mo, yung mood mo. So naapektuhan ng kagrupo mo. Okay? And nakalagay dyan psychologically. Alright? Kaya kagaya nga nasabi ko, mas maganda kung sasama ka rin sa ibang or kung sasama ka rin sa isang grupo, make sure na ito ay hindi kumbaga magkakaroon ng influence para for bad influence kumbaga no na makakasama sa iyo no, kaya dapat maging mapili tayo sa kung anong grupo na ating kinabibilangan na kung maisip natin at mapil natin na toxic na yung grupo na ito, so we need to avoid it. We need to separate from this, ano? Okay? Humiwalay tayo dito. Alright. So, yan, nakalagay dyan. But distant toward non-groups members. Group members are relatively close psychologically and emotionally, but distant toward non-group members. Okay? Kung ano yung kagrupo mo, syempre yun lang ang nilalapitan mo, no? Most of the time. Okay? Collectivist characteristics are often associated with women and people in rural setting. So, by the way, example of the collectivist thinking is when our identity, okay, is in large parts a function of our membership and role in group. For example, our family or work team. So, the survival and success of the group ensure the well-being of the individual, so that by considering the needs and feelings of others, one protects oneself. So, nagtutulungan, ano? So, kaya nagkakaroon doon ang tinatawag na harmony and the interdependence of group members are stressed and valued. Doon sa sinasabi natin na collectivism or collectivist or collective self, ano? So, group members are relatively nga. So, nakalagay dyan, ano? Relatively psychologically and emotionally, but distant toward non-group members. Okay, so kung makikita nyo dito, ano? Collectivist. So, sa collectivist, okay? Collectivist characteristics are often associated with women and people in rural setting. So, yung isa, individualism, in which associated just with men and people in urban setting. So, di ba mga women dito sa collectivism, maalaga, kumbaga family-oriented, kumbaga, yun nga, ilaw ng tahanan sinasabi kasi they are the one who care for the family. Okay? So, ganun. While the father, siya yung nagse-separate, siya yung pumupuntang ibang lugar. Kaya sinasabi na related siya or associated siya sa individualism. Kasi separate, nagse-separate. Pero it depends naman ano, in the situation of the family. Pero more commonly kasi sinasabi dito or in general. Ano, so collectivist characteristics are often associated with women and people in rural setting. So rural setting, ito na yon. So, hindi kabihasnan, ano? Rural nga eh. Yung isa, kabihasnan. So, in which, diba, sa mga bukid. Okay? Sa mga bukid kasi, diba, kapag ka nasa bukid ka, kayong mga magpamilya, so, more likely, mas close kayo sa isa't isa. Kasi, kung magtrabaho man ng iyong magulang, let's say, for example, ang iyong tatay sa kabukiran, okay? So, kumbaga, sa labas lang mismo ng bahay ninyo. So, kumbaga, malapit lang. In which, may papakita doon sa sinasabi dito, ano, collectivism or collective self under or associated with a rural setting na mas close kayo na magkakapamilya. Kaya kung bakit kung makikita nyo, ano, kapag ka nasa syudad or nasa city or urban setting, so parang ang dating,
minsan-minsan na lang kayo magkapanagpo ng inyong magkakapamilya, no? Alright? Kasi maring nasa trabaho ang iyong mga magulang, and then ikaw nasa school, yan, malayo sa pamilya pansamantala, and then for example, tuwing gabi na lang kayo nag-meet, alright, na magkakapamilya. So parang ganun ang idea. So, but, siyempre, this time naman, iba naman yung setup, ano? Since we are in a pandemic, ano? So, more likely na magkakasama o mas close yung family ngayon sa mga pagkakataon ngayon kahit nasa city. Alright? Okay, so, dito, nakalagay dyan, ano? Asian countries are known to be collective in nature. Yun na nga, yung mga Pilipino, ano? Kabilang sa Asian country. So, sila ay family-oriented. Kumbaga, collective or collectivism nga eh. Kumbaga, nakapokus sa grupo. So, let's say, dito kasi sa sinasabi nating Eastern, ano, or Oriental person, they look after the welfare of their groups and values cooperation. They would also be more compromising and they tend to go around the bush in explaining things, hoping that the other person would feel what they really want to say. So, halimbawa, parang idea, kapag may problema sila, ang dating, hihingi agad sila sa iba, no? Maring sa opinion ng iba, or sa kung ano masasabi ng iba, or kung ano may tutulong ng iba. So, kumbaga, automatic, gano'n, di ba? Ang characteristic, or isa sa characteristic ng mga Pilipino ay gano'n, ano? So, kaya nga grupo, ano? Halimbawa na lang, di ba, kapag ka sa pamilya, halimbawa, kayo, magpamilya, so, naubusan or something na financially, nagka-problema kayo, ano? So, walang pambili ng bigas, ang gagawin nyo, sa kamag-anak agad, ang punta, ano? Or sa kapitbahay, kung close nyo man ang kapitbahay, ano? So, parang ganun ang idea, kaya ang focus dito sa collectivism ay grupo, ano? So, Asian would rather keep a low profile kumpara dun sa mga, halimbawa, American na personal achievement ang focus. Okay? So, Eastern perspective, yun nga, see the other person as part of yourself as well as the things you may create. A drama in which everyone is interconnected with their specific roles. So, for example, na nga lang, yung mga pagiging hospitable ng mga Pilipino. So, sama-sama, tulungan sila para sa common goal na gusto nilang ma-achieve. Ano? So, ganun ang pagkakaiba ng Asian and Western culture or individualism or collectivism. So, collectivism is for Asian while individualism is for Western. Okay? So, yun. So, and then, sige, let's proceed to the next. Asian culture is called a collectivistic culture nga as the group and social relations that is given more importance than individual needs and wants. So, mas focus sa grupo kumpara sa individual. Right? Ganon, sama-sama na nagtutulungan, ano? So, kultura na yan ng mga Asian, ano? So, ganon. Okay, so, it must be emphasized, however, that the collective and the individualism, okay, are general commonalities among Western culture as compared to Asian or Oriental culture. Okay? So, kumbaga, general lang sila, no? Kumbaga, generalization, hindi ibig sabihin, ganun ang kultura mo, ganun na nga ikaw. So, in the case of the Philippines, we can also consider the colonization experience for differences and similarities with our Asian neighbors. So, kung makikita nyo, no, mga Pilipino sa panahon ngayon, yung mga BTS, yung mga Korean, pop, okay, so, kumbaga, na kukuha natin yung mga kultura nila, no? Ginagaya natin yung kanilang mga kilo, yung mga kanta nila, okay? So, ganon. So, kumbaga, Asian neighbor natin sila, no?
kasi Asian din sila, no? So, ganon. And then, kinolonize na tayo, no? Ng mga Koreano. Yan, yung mga mahilig dyan sa mga BTS, sa mga Korean music or song. Okay, Korean pop song, ano? K-pop, yung mga sinasabi na ganon, ano? And then, yung mga Chinese na kung makikita nyo pag pumunta kayo Maynila, di ba may documentary sa TV, sa KMJS yata yun, ano, pinakita, in which sa maraming parte ng Maynila, halos yung mga business doon puro pag-aari ng mga Chinese people, ano? So, they are owned by Chinese people. So, kung makikita nyo, wow, na-colonize na tayo ng ibang lahi, ano? Ng Chinese, ng mga China. So, ganun. So, kung makikita nyo na rin, ano, diba, ngayon, currently sa balita, yung mga Chinese relate, kumbaga, closely tied sa Pilipino. So, kung makikita nyo relationship o relation na sinasabi ni President Duterte kay Xi Jinping, ano, na Prime Minister or President ng China. Okay? Kung makikita nyo yung ties, ano, ng between those, our country and China. Okay. So, kumbaga nga, na-colonize na tayo, no, ng ibang country na, kumbaga, related sa atin, Asian din, no? So, ganun. Alright, so, with the we might also find variation among provinces and region due to geographical conditions. So, depende sa different places, iba't ibang parte ng ating nation, ano, ng ating bansa, ay may pagkakaiba rin ng kultura. Okay? Okay, so next. Ito na tayo, ano, next thing to consider under the self, ano? Under the self, according to the Western or Eastern thought, ano? Which is nakalagay dyan, the social construction of the self in Western thoughts. So, kumbaga, ang idea dito, yung epekto sa paghubog ng self in terms of Western, ano? Western thoughts. So, halimbawa, kung makikita nyo na lang natin, ano, self has been an area of interest by French and English philosophers and evident in the ideas of Greek philosophers like Socrates and Plato. So, yung mga Western, ano, kabilang na doon sina Plato at Socrates, Westerners, okay, mga English at French philosopher na nagkaroon ng contribution, ano, sa view ng self na tinatawag natin, no? So, kaya nakalagay dyan, the social construction of the self in Western thoughts. So, ngayon, here are some qualities imparted to the Western subjective self. It sketches some features of subjectivities and ways of thinking of Western person. So, this provide an impressionistic profile through the use of a few strokes characterizing some ways of being and thinking of many Western person. So, more likely, we're going to just read it, ano? There's no need for me to really explain it one by one, ano, in detail. So, maubusan tayo ng oras. But, makikita nyo naman yung idea, ano, nung epekto ng Westerner, ano, Western thought in our social construction of the self. So, first, ito yung mga sinasabing qualities, ano, na nag-impart, okay, in terms of Western subjective self. So, first is Western as analytic. So, real things are not only visualized, but immaterial things like thoughts, ideas, and memories would be given emphasis. So, dito sinasabi dito na sa Western as analytic, since analytic and inductive modes of thinking were prominent for a person in Western culture to see object as divisible combination of yet smaller object. So, sinasabi dito that the real things are not only visualized,
But immaterial things like thoughts, ideas, and memories would be given emphasis. Kaya nga, di ka kay René Descartes o part siya ng Westerners in which nagkaroon siya ng contribution of the view of the self na ang focus niya ay pag-iisip, ano? Yung I think, therefore, I am. So, kaya sinasabi dito, Western self as analytic. Okay, nakapag-isip ka. So, sa pag-isip mo na yun ay pagpapatunay na nag-exist ka. Okay, so ayan, pinapiyawan lang natin, ano? So, next, Western self as monotheistic. So, bakit sinasabi dito yung Western self as monotheistic? Since analytic and inductive modes, yun nga kanina, so ito naman, monotheism can be known as the rigid consequence of the doctrine, ano? So, nakalagay dyan, ano? Monotheism can be known as the rigid consequence of the doctrine of normal human being. So, it is like forcing the concentration of supernatural capabilities. So, di ba kapag sinabi nating monotheistic, so, you tend to believe in one God. So, yun ang sinasabi natin na monotheistic, ano? You tend to believe in one God. So, di ba, mga Westerner, halimbawa, for example, ang mga religion lang nila, no, ay Christianity, Judaism, Islam, in which, makikita mo, commonly, monotheism or monotheistic. Alright? So, naniniwala, the belief that there is only one God lang, ano? For example, Christianity, so, Jesus Christ lang ang focus, parang ganun. Judaism, ang focus ay God. Okay? Islam, ang focus ay si Allah. Okay? Mga ganun. So, kumbaga, ang idea dito sa Western self as monotheistic. So, kumbaga, na-impluensya ng mga Westerner, ano? So, alam niyo ba na ang, ari na lang, itong Christianity, ano, na sinasabi natin. Though Christianity originated in Asia, okay? Geographically, culturally, it is considered to be, yan. Kumbaga ganito, ano? Though Christianity originated in Asia, culturally, ano? Part ng culture natin na yun, ano? Ng Asia, sa ating Pilipinas. It is considered to be a geographically Western religion. Kumbaga, talagang nagmula yung Christianity dun sa Western, ano? That originated in the Mediterranean region, ano? Maganon, sa part ng Mediterranean. So, masasabi natin, part ito ng geographical ng Western, yung Christianity. But, we introject, kumbaga, ano? Yung Christianity, ano? So, culturally na sinasabi. Western self as monotheistic. Okay, so next, Western self as individualistic naman tayo, no? So, dito sa Western self as individualistic na sinasabi, ano? The emphasis na sinasabi dito on individualism has direct and indirect effects on both the presentation of self in public ways and the experience of the self in private awareness. Okay, di ba nung sinakop tayo ng mga Japones, ng mga American, alright? Western, ng American, ano? Kasi ang Japones ay napapabilang pa yan sa Asian, kung di ako nagkakamali. So, let's say American, which is Western talaga, no? So, yung mga gawin ng mga Amerikano, so na culturally na tutulan natin, ano? Kaya nakalagay dyan, Western self as individualistic. Kaya yung ibang mga Pilipino talaga, masasabi natin mayroong mga pagkatao or mga karakter na talagang individualistic, no? So, parang ginagaya nila yung mga kultura ng mga Westerner. Halimbawa, kapag ka nasa age na nga, ng 18, so, or self-sufficient na, may trabaho na, so, bubukod na sila sa pamilya. May mga ganun din mga Pilipino, no? So, kumbaga, adulting life ang tawag.
So the emphasis on individualism has direct and indirect effect on both the presentation of self in public ways and the experience of the self, so in private awareness. So next, Western self as materialistic and rationalistic. So nakalagay dito, ano? The Western accentuation of rational scientific approach to reality has tended to define spiritual and immaterial phenomena as potentially superstitious and dangerous. So kumbaga, hindi naniniwala sa mga haka-haka, sa mga superstitious belief, yung mga Westerners, kalimitan, ano? So hindi naniniwala sa mga multo. Kaya kung bakit sa Western culture na rin, ano, maraming mga atheists, ano? Siyempre, hindi naniniwala sa God. Kapag sinabi natin, atheists. So ngayon, yan, nakalagay dyan, in any society, ano, belief system is stratified and composed of hierarchy of interrelated causal explanatory models. Okay? So, kumbaga, yung belief system, ano? So, kailangan sabihin na natin nagko-connect sa kung ano yung totoo. Dapat nga scientific, ano? Kaya, nakalagay dyan, Western self as materialistic na rin, ano? And rationalistic. So, ang binigyan natin ng focus ay rationalistic. Okay? So, next na tayo, ano? So, ito na. About sa related sa religion, but, kumbaga, pahapya, wala kumbaga kultura, no? Yung mga ancient religion na sinasabi. Okay. So, the self as embedded in relationship and through spiritual development. So, una, Confucianism. So, dito sa Confucianism na sinasabi, ano? So, first tingnan muna natin. So, what first things comes in mind when you hear the word Confucianism is Confucius, the golden rule, that when we say a golden rule, do not do unto others what you would not want others do unto you. Huwag mong gawin sa iyo yung kapwa ang ayaw mong gawin niya sa iyo. So, nakapalob dito sa Confucianism, sinasabi, a code of ethical conduct of how one should properly act according to his or her relationship with the other people. So, nakapokus siya sa harmonious social life. Nakapokus siya sa, kumbaga, society, ano? Sa relationship niya sa ibang mga tao. So, therefore, yun nga, it also focus on having a harmonious social life. Therefore, the identity and self-concept of the individual are interwoven with the identity and status of his or her community or culture. Okay? So, kung ano yung gawi, okay? Kung ano yung characteristic or identity or status ng komunidad mo, ganun ka rin. So, parang ganun, ano? Parang related siya sa collectivism. Sharing its pride as well as its failure. Okay? Yan. So, yun nga, ano? So, napasok sa iyong isipan yung golden rule that we should treat others as we want to be treated. But you know what? There are times that if someone treats you badly and you're not doing anything wrong to him or her, there's nothing wrong with you, but there's something wrong with him or her. So, kumbaga, tinrato ko ng iba na something badly, ano, na masama. So, nire-relate ko lang sa totoong buhay, ha. So, kumbaga, ang idea, tinrato ka nila ng masama or ginagawa ka nila ng masama, kumbaga, kahit wala ka namang ginagawa sa kanila ng masama, kumbaga, iisipin mo na lang ganito, no? There's nothing wrong with you. There's something wrong with that person who treats you badly, ano? Maybe they have something bad, ano? Kumbaga, nagsasuffer sila ng something bad in their life na ikaw ang pinagbuntunan, ano? So kumbaga ganon, displacement kung tawagin. So, yan, kaya kung mapapaisip kayo, minsan may mga pagkakataon sa inyong buhay na parang tinatrato kayo ng ibang mga tao na masama, pero wala naman kayong ginagawang masama sa kanila, kumbaga, ignore nyo na lang, ano? So, bahala siya. Kumbaga, there's something wrong with that person, not in you. Okay? Kaya kung may re-relate natin siya sa
golden rule, not do unto others what you would not want others do unto you. So, tinitingnan natin dito sa Confucianism yung equality, a code of ethical conduct of how one should properly act according to his or her relationship with other people na sinasabi dito. Alright? So, yan, dito na tayo sa sinasabag na Confucianism lalo, ano? Nakalagay dyan, ano? Confucianism is centered on Ren. So, may tinatawag tayong Ren, ano? So, ano ba itong Ren na ito? So, mamaya, bigyan natin ng focus kung ano ba itong Ren. Ren, which can be manifested through the Li, the propriety, the Xiao, the filiality, and the Yi, the rightness. Alright, so, for Confucius, Ren reflects the person's own understanding of humanity. It is found within each person and can be realized in one's personal life and relationship. So, itong sinasabi na Ren na ito, ano, it reflects daw the person's own understanding of humanity. Parang anthropology, ano? But it's talk about the study of humanity. But this Ren, ano, reflects the person understanding naman, ano? Yung pagkaintindi mo naman sa mga tao, humanity. So, yan ang sinasabi natin na Ren. And then, it is found within each person and can be realized in one's personal life and relationship. So, which means, masasabi natin na ang Ren na ito, madedevelop. Madedevelop natin yung understanding natin sa humanity through our personal life or our experiences and relationship natin sa ibang mga tao. Ano? So, ganun ang sinasabi dito. Okay, so unang-una muna, no? Dito kasi, yan, nakalagay nga dyan, Ren guides human action that makes life worth living, which can be realized through Li, Xiao, and Yi. So which means Ren can be developed, ano? Through Li, Xiao, and Yi. So kumbaga, masasabi natin na yung Ren nga, it guides human action that makes life worth living. Magiging parang makabuluhan talaga ang ating life. Okay? Because of this Ren, ano? But, nakapaloob dito sa Ren na ito, madedevelop mo yung Ren na ito through Li, Xiao, and Yi. So, first, we're going to the Li, or what we call the propriety, ano? So, rules of propriety should be followed to guide human action. These rules are the custom, ceremony, and tradition that forms the basis of Li. So, which mean, according to Confucius, okay, itong sinasabi na Li, ano, master oneself, okay, to master oneself and to return to propriety is humanity. Okay, so kumbaga ang focus ay self-mastery. Ang focus ng Li ay to follow the rules, to follow the laws, okay, to follow the customs, ceremonies. Okay, but, as you can see here, ano, self-mastery rin ang sinasabi dito. Okay? Ni Confucius. Na sinasabi ni Confucius nga, to master oneself and to return to propriety is humanity. Self-mastery involves development. Okay? Yun na nga, no? So, nakalagay dito pala. So, self-mastery involves self-development. Self-mastery is characterized by self-control and the will to redirect impulses to change this to socially accepted expression of human nature. So, kung makikita nyo dito, self-mastery. Diba, first thing comes in mind is self-control. So, nakalagay dyan daw, self-mastery is characterized by self-control. So, diba, kapag may self-control tayo, related siya sa mga anger management, makokontrol mo yung emotion mo na hindi ka magagalit ka agad. Okay? There is this study called the Marshmallow Experiment. So, kumbaga, i-relate ko lang, ano, sa sinasabi na self-control, ano, na related sa self-mastery. So, dito sa tinatawag natin na Marshmallow Experiment, in which pinag-uusapan dito yung delayed gratification, okay, and instant gratification. Ito kasi psychological term, ha, psychological experiment in which yung bata, so, binigyan siya ng marshmallow. And, yung magulang or matanda, nag-instruct na
kumbaga nasa table yung marshmallow, and yung bata nakatingin lang muna sa marshmallow. So, ang ginawa, kumbaga sabi ng magulang, huwag mo muna kakainin yan ha, babalik ako ng mga 10 minutes or 15 minutes. So, yung bata, nasa sa kanya kung may self-control siya, no? Kung kakainin niya yung marshmallow. So, in one experiment na sinasabi natin na gano'n, na marshmallow experiment, so, they found out that may mga pagkakataon yung bata kahit sinabihin na huwag mong kakainin itong marshmallow ha, at babalik ako mamayang 10 minutes or 20 minutes, dyan ka lang. Pero, naka-present sa iyo yung marshmallow, no? So, kumbaga, it's so tempting for you to eat that marshmallow. And yun nga, the study, may mga pagkakataon na yung bata kinain na, no? Hindi nakatiis. Kumbaga, instant gratification. Whereas, dun sa delayed gratification, yung bata, naghintay mismo, no? Yung mga 30 minutes, 15 minutes, at talagang hindi kinain yung marshmallow na nakalagay sa table habang siya nakapo. So, talagang mapaghintay. So, you know what? The church tells that the children who possess the delayed gratification, kumbaga, ay more successful in their life. Ano? So, kumbaga, dahil mapagtimbi sila, dahil, kumbaga, hindi sila karakarakang gumagawa ng isang bagay na sabihin na natin na dahil gusto lang nila ito, so gagawin nila. Kumbaga, kung magre-reflect talaga sa totoong buhay in which it is supported to the study na yung mga tao na gano'n na possess of delayed gratification, ano, yung mga impulse, okay, na instant impulse na gusto nila, kumbaga pinapaubaya muna nila, ano, okay, and then hinihintay nila yung something na dapat, ano. So, yun ang mga taong more likely na maging successful, ano. So, gano'n, na which makaka-relate sa ating buhay. So, self-mastery is characterized by self-control and the will to redirect impulses to change this to socially accepted expression of human nature. Okay? So, now, next, ito dito sa Lee na tinatawag natin, ano, under pa rin ng Lee, confirms to the norms of humanity, thus one must fulfill their duties and responsibilities. So, in this five relationship, okay, so father and son, ruler and object, or ruler and subject, older and younger brother, husband and wife, friend and friend. So, yung mga relationship natin sa iba, no? So, focus siya sa Lee na tinatawag. Alam nyo kasi, kapag sinabi nga Lee, ano, accepted as socially or morally correct. Kung ano yung tama, ano? But, sa tunay, ang focus talaga ng Lee, ano, yun nga, about sa propriety should be followed to guide human action. Yung mga rules, customs, ceremonies. Okay? Na binanggit ko. Alright? Tsaka yung mga self-mastery na rin, ano? Okay, secondary lang itong mga relationship natin sa ibang mga tao. Ngayon, next na tayo, which is filiality. Ito na yon ang sinasabi ko na relationship natin sa ibang mga tao, particularly sa ating pamilya. So, dito nakalagay, this is the virtue of reverence and respect for the family. Ano? Dito sa tinatawag natin na filiality. Ano? So, parents should be revered. Ano? For the life they given, children show respect to their parents by exerting effort to take care of themselves. So, ayan, nakalagay dyan, reverence for parents and family is further demonstrated by bringing honor to the family, making something of himself, and to earn respect of others. Okay? So, relationship that exists in the family reflect who, sa tunay ito ha, who ito, hindi ho, who the person relates to others in community, ano? So, for example, if, however, ano, the person is having difficulty giving his family the honor that they deserve, he should just do his best to not disgrace the family, ano? So, kumbaga, hindi mo man sabihin na natin nabigyan talaga ng reverence ang iyong pamilya, no? Or honor or respect. So, at least, hindi mo para
latakan or yurakan yung iyong pamilya. So parang ganun ang idea dito sa show of filiality, which is related, halimbawa, di ba? Sa mga, halimbawa na lang, yung Japanese prime minister, ano? Nagbitiw siya sa pwesto kasi iniisip niya, hindi ako karapat-dapat. Kumbaga, hindi ko magagampanan ng maayos ang aking tungkulin bilang prime minister. Kaya, magbibitiw na ako. So, parang ganon. Or, sa Japanese culture din, halimbawa, yung sinaunang kultura nila, kapag sila mismo sa kanilang sarili, parang tingin nila na, hindi ako karapat-dapat sa countering ito. Hindi ako karapat-dapat sa syudad na ito. Kumbaga, pinahiya ako. Matataas kasi respect ng mga Hapon, ano? Kilala sila sa ganun. So, may tinatawag tayong harakiri. So, nagpapakamatay, ano? Sinasakripisyo nila ang kanilang buhay para sa sinasabi nating reputation ng kanilang country, representation ng kanilang grupo, ano? So, ganun. So, kumbaga, sinasabi din dito, ano? Kumbaga, related dun sa quotation na our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. So, kumbaga, ang primary purpose daw ng ating buhay ay tulungan na ibang tao. Kung hindi mo man sila matulungan, yung ibang mga tao na nakapaligid sa atin, at least, hindi tayo makasalanta or makasakit sa kanila. So, kaya nakalagay dyan, ano, yung sinasabi ko, if however the person is having difficulty giving his family the honor that they deserve, he should just do this or just do his best not to disgrace the family. Ano? Alright. So, next. The family is the reflection of the person, how the person interacts socially, and the values they emulate can all be traced back to their family environment. Yun na nga, yung mga sinabi ko dati, ano? Na talagang malakas, malaki ang impact ng family sa atin sa pag-shape ng ating behavior. Okay? So, this form the basis of the person's moral and social virtues. Okay, so let's proceed to the next, ano? The Yi. So, natapos na tayo sa Li, a Xiao. Next is the Yi. Yi, the rightness, the right way of behaving, which is unconditional and absolute. Right is right, and what is not right is wrong. Alright? So, di ba, may sinasabi tayo na conventional and unconventional. So, masasabi natin na truth is truth and it is not necessarily conventional or in which kung ano yung nakakarami, ayun na yung totoo. Ano yun na yung tama, ano? So, kaya yon. So, Confucius emphasized that actions should be performed because they are right and not for selfish benefits, ano? That they provide. Kung ano yung tama, yun dapat ang gawin. Yun ang sinasabi dito sa Yi. Alright, so natapos na tayo kay Confucius, ano? Na tinatawag natin yung Ren, in which, kung babalikan natin yung sinasabing Ren, okay, reflects the individual person's own understanding of humanity. At madedevelop ito through, kumbaga, life experiences at relationship, okay, at can be realized by Li, in which yung Li na sinasabi natin, propriety, yung pagsunod sa laws, custom, okay, mga ganon. The Xiao naman, ay filiality, yung reverence or kumbaga respect sa ating pamilya. And the Yi ay yung kung ano yung paggawa ng tama, yung absolute na tama, no? So, ganon. Alright, so next is Taoism na tayo, no? Let's proceed to the next, Taoism. So, dito sa Taoism na sinasabi natin, ano, nakalagay dyan, Taoism emphasizes harmony between humans and the natural world. Ano? So, it is the way of the Tao, kumbaga, or the universe. Yung Tao kasi, kapag ka-translate mo siya, universe. Ano? So, dito sa Taoism, ano, nakalagay dyan, reject the hierarchy and strictness brought by Confucianism and would prepare a simple lifestyle, and its teaching does aim to describe how to attain that life. Okay?
So basahin na rin natin ito, no? The ideal self is selflessness, but this is not forgetting about the self. It is living a balanced life with society and nature, being open and accepting to change, forgetting about prejudices and egocentric ideas, and thinking about equality as well as complementarity among human as well as other being. So, kung makikita natin dito sa Taoism, ano, one can only state close of what it is as they adopt a free-flowing, relative, unitary, as well as paradoxical view of almost everything. So, free-flowing in which you allow it to happen, hindi mo pinupwersa, no? So, minsan kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na kapag ka pinupwersa natin na o pinagpipilitan natin, so, hindi nangyayari. Hindi nagiging successful. So, kumbaga, pinapakita rin dito sa Taoism yung tinatawag nating free-flowing. You allow it to happen. But, ang pinaka-focus dito sa Taoism na sinasabi, no, ay yung word na balance. Ano? Balance. Balance dapat, ano? Kaya sinasabi dito, emphasizes harmony between humans and the natural world. So, kumbaga, it perceived as a natural order underlying the substance of the universe, or the substance and the activity of the universe, yun yung tinutukoy doon yung tao, ano? So, sa kabuuan, ano, ng ating daigdig, ang tinutukoy dito sa Taoism, yung balance. Okay, so let's proceed to this called the yin-yang. The yin and the yang. I know you are familiar with this symbol, the yin and yang. So, it originates to the Taoism, the practices of Taoism, which pertains about the balance, ano? So, dito kasi, ano, diba, sa Taoism, diba sabi muna, ano, so life is about, meron tayong kasabihan na, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. So, katulad ng sinabi ko kanina, no, para maging balanse ka, you need to, kumbaga, allow it to happen, free-flowing. So, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Alright, so let's proceed to this yin and yang symbol. So, in here, yin and yang symbol, as you can see here, the yin, if I'm not mistaken, ano, so the yin is the dark side, ano, and the yang is the white side, okay? And this, kung makikita nyo, no, the yin-yang symbol isn't just the black and white halves. It is just the black and white halves, ano? It also the fact that each half contains part of the other. So, may parte are na may roon ito, ano? Na may white part. The black side has some white in it and the white side has some black in it. So, kung makikita nyo, no, ito, this is the bad side, the black. This is the good side, the white. Alright? And then this, the half, ano, ito na may white. This is the bad that is in good. Okay? This is the bad that is in good, na nasa white. And here, this is the good. Okay? This is the good. This white here, that is in the bad. And this whole circle here, this symbol, is the life, what we call the life. So, in this life, we are experiencing the lives and the ups and downs. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo, minsan nasa madilim tayo, minsan nasa maliwanag tayo. So, it's about the balance na sinasabi natin, ano? The yin is the dark, the yang is the black. Okay? So, without balance, hindi tayo nagpa-progress. Hindi natin masasabi na it is life, ano? So, it is part of life. Okay? So, balance. So, next thing to consider here is what we call the Buddhism.
Okay, last discussion para sa topic na ito, no? The Western and the Eastern thought, which is the Buddhism. So dito sinasabi sa Buddhism, ano? The self is seen as an illusion born out of ignorance of trying to hold and control things or human centered needs. Thus, the self is also the source of all this suffering. To forget about the self, forget the craving of the self, break the attachment you have with the world, to renounce the self, which is the cause of all suffering. And in doing so, attain the state of nirvana. So, ang sinasabi kasi dito sa Buddhism, ano? So, kumbaga part na ng ating sarili, kalakip na ng ating buhay, yung suffering, ano? And then, magiging malaya tayo, we are become liberated by this suffering, by cultivating wisdom, virtue, and concentration. Kaya kung makikita nyo, mga Buddhism talagang pag nagyo-yoga, no? So, pag nagko-concentrate sila, no? Pag nag-meditate, to be exact word, meditation. So, they are concentrated with their own thoughts, ano? Okay? Their own behavior. Okay? Particular din na nga yung kanilang mind, ano? Yung pagtakbo ng kanilang isipan. What you think you become. So, the way of life daw ang sinasabing Buddhism, and it is not a religion. So, kung makikita nyo dito, the self is seen as an illusion born out of ignorance of trying to hold and control things or human-centered needs. Thus, the self is also the source of all this suffering. So, kaya tayo nagsasuffer dahil daw ng sarili nating kagustuhan, ng sarili nating kalayawan na talagang pinagpipilitan natin, ano, na makontrol. Okay, this is the source of all the suffering, but it is the part of life that we suffer from different problem or any other problems that we have, ano. So, to forget about the self, forget the cravings of the self, ano, na sinasabi din break the attachment you have with the world and to renounce the self which is the cause of all suffering. In doing so, attain the state of nirvana. Ito na yun yung nirvana na parang sinasabi natin na state of freedom from all suffering. Okay? That Buddhists believe that it can be achieved by removing all your personal wishes. Kumbaga, hindi ka nagiging makasarili. Lahat ng mga personal wishes mo ni-remove mo, no? So, yan. In that way, maatin mo yung nirvana, but it is talagang serious sa meditation bago maatin ito. This is the final goal of Buddhism, nirvana. Minsan kasi ang term na nirvana, ito yung kapag ka namatay ka, no? In this physical world, so maatin mo na yung nirvana in which you attain the perfect peace, kumbaga na sinasabi, no? Perfect peace and happiness. So it is a state of enlightenment. So ganon. So it is the highest state, kumbaga. It is the meaning of a person, individual desire and suffering to go away with it, ano? So yun na yun na sinatawag natin na nirvana. Ang focus dito sa Buddhism ay kalakip na ng ating buhay ang suffering. But because of our having the desire to hold on these things, okay? So we are being controlled by this, ano? The suffering. But we can just liberated by it by cultivating wisdom, virtue, and concentration. Alright? So, dyan. So, yan, nagtatapos ang ating lesson about the self, okay? With regards to the Eastern and Western thoughts, ano? So, thank you for listening, and if you have any question, don't hesitate to ask me, okay? And then, now we're going to proceed na agad, ano, sa next lesson. So, para hindi masayang ating oras. So, once again, for this lesson, thank you for listening, ano? Okay.